Nagsimula ng buuin ang vote counting machines na gagamitin sa 2025 midterm elections. Naninigan naman ng Commission on Elections o COMELEC na walang problema ang kontrata nila sa Miro Systems Company. Si Luis Erispes ang report. Halos plansyado na ang lahat para sa 2025 automated midterm elections. Nagsimula na magbuo ang Miro Systems Company Limited ng mga bagong vote counting machines na gagamitin ng Pilipinas. Pero may humihirit pa rin na dapat mga lumang makina na lang ang gamitin ng COMELEC. At ito ay ang makina ng Smartmatic. Capable yung Smartmatic BCM, capable yan ng ganun. Wala akong personal sa inyo, basta gagamitin nyo lang yung nagamit na. Sa ibang eleksyon, pwede. Sabi ni dating Congressman Edgar Arise, i-refurbish na lang ang mga makina ng Smartmatic. Kontrawaldasaan niya ito dahil nasa 12 billion lang ang magagastos dito kumpara sa 18 billion na kontrata sa Miro. Kumpiyansa naman si Arise na may sapat na oras pa para gawin ito ng COMELEC bago mag-eleksyon. There are two options. One, mabilis ang pagbibidding or pwede rin po negotiated, pwede rin po na gamitin yung old machines. It will take only 2 months to refurbish all the old machines. Pero ang COMELEC, nanindigan lang na walang problema sa kontrata nila sa Miro. Sabi mismo ng chairman ng komisyon, handa silang patunayan ito sa Korte Suprema kung saan naghain din ng petisyon si Arise. Hindi po balat sibuyas ang inyong commission election. We decided we will not file a motion to cite him in contempt. Because sa ating paniniwala, this is a free country. Everybody or anybody can say their piece. Sa ating pong paniniwala, maayos ang aming naging kontrata sa Miro. Pasaring naman ang COMELEC, dapat nga, tigilan na lang ng dating kongresista ang pagkukomento hinggil sa kaso. Dapat lahat ng ito ay pag-usapan na lang sa Korte Suprema. Tumanggi din ang COMELEC na makilahok pa sa diskusyon ni Arise kahit inimbitahan pa siya nito. Hindi po tayo pwede magsalita patungkol sa kontrata na pinasok ng COMELEC at saka ng Miro System at ang kanyang joint venture partners. Yun ay sapagkat nirespeto po ng Commission on Election ang issue po ng sub judice. The first person that should have respected the exercise of jurisdiction of the Supreme Court should be the petitioner. Sa ngayon, habang nakabinbin pa ang petisyon ng dating kongresista sa Korte Suprema, tuloy pa rin ang kontrata ng COMELEC at Miro. Inaasahan naman na sa Hulyo, magsisimula na ang mass production ng Miro para sa 110,000 na vote counting machines na gagamitin ng Pilipinas sa darating na eleksyon. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.